Wagi na ginto ang ilang Pinoy athletes sa ginanap na Thailand Open Track and Field Championships. Sa long jump event, panalo si Pinoy national athlete Jenry Ubas sa distansya na 7.51 meters. Nanguna naman sa 800 meter event si Bernardine Bijoy na nakatapos sa oras na 2 minutes and 13.31 seconds. Pareho rin nakakuha ng medalya sina Frederick Ramirez at Michael Del Prado sa 400 meters event. Gold medalist si Ramirez na natapos sa loob lang ng 46.58 seconds, habang silver medalist naman si Del Prado sa oras ng 46.82 seconds. Bronze naman na nakuha ng Pinoy trackster na si Hussein Lorania sa 800 meter dash sa oras na 1 minute and 54.57 seconds. Good job! Binuwag na ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang war cabinet para sa kanilang gera laban sa Hamas ayon sa isang Israeli official. Kasunod po yan ng pag-alis sa kabinete ng dalawa sa mga miyembro nito. Umalis ang dalawang opisyal ng war cabinet dahil sa anilay hindi pagbuo ni Netanyahu ng strategiya para sa gera. Binuo ni Netanyahu ang emergency government matapos umatake ang grupong Hamas sa Israel noong October 2023. Inaasahang magkakaroon ng konsultasyon ang Prime Minister sa ibang minister ng bansa. Kita sa CCTV ang pagtagilid ng isang bus habang papaliko sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Patay ang isa sa mahigit 30 sakay na mga teacher. Lulan din ng bus ang 5 kaanak ng mga guro. Pauwi na sana sa Bacolod City ang mga biktima galing sa team building activity sa San Carlos City. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, nagkaroon ng mechanical trouble nang hindi gumana ang preno ng bus na pagmamay-ari ng Bacolod City LGU. Walang planong magsampa ng reklamo laban sa bus driver ang naulilang pamilya ng nasawing guro. Nangako naman ng tulong sa mga biktima ang LGU. Napapasok lang na balita, nakausap na ng GMA Integrated News si DFA Undersecretary Eduardo De Vega tungkol sa pagkumpirma ng White House na nasawi ang isang tripulanteng Pilipino sa inataking MV Chutor sa Red Sea. Sabi ni Yusek De Vega, hanggat hindi pa nakikita ang kanyang katawan, ay hindi pa sila makapagbibigay ng kumpirmasyon. Umaasa pa rin daw silang buhay pa ang Pinoy na nawawala matapos ang pag-atake ng grupong Houthi sa barko noong Miyerkules. Sabi ng ilang military at security experts, nananatiling nasa laot ang inabandon ng MV Chutor na pinangangambahang lumubog. Mga mare at pare, isang Filipino-American actress ang voice-over talent sa isa sa mga karakter sa Disney Pixar animated film na Inside Out 2. What do you mean, we? Siya si Liza Lapira, ang boses sa likod ng kinaaaliwang karakter na si Disgust. Chika ni Liza kay GMA Integrated News stringer Janet Nepales. Agad siyang nag-audition nang malamang isa siya sa mga tinitingnan ng producers para sa role ni Disgust. Isa raw sa mga nagustuhan niya kay Disgust ay ang pagiging protective sa bidang si Riley. Sabi ni Liza, she loves working for Pixar and Disney. Ano naman kaya ang payo niya sa aspiring actors and actresses? Love what you do and focus on the love. If you're in it for the love, you will succeed. If you're in it for fame or money or anything else other than just the joy of doing it, you still might succeed, but it's going to be very hard. Agaw eksena ang photo shoot ng isang graduate ng Aklan State University. Sino ba naman ang hindi maaaliw sa grad pics paandar ni Mike Ras Navarrete? Buhay na buhay ang good vibe sa pakulong idinaan sa kabaong. Nagdala siya ng tunay na kabaong sa eskwelahan. Sa panayam ng Super Radio Kalibo kay Mike, inspired anya yan ng funeral business ng kanilang pamilya. Ito raw kasi ang sumuporta para makapagtapos siya sa kursong nursing. Para masuklian ang punerarya ng pamilya, plano ni Mike na kumuha ng lisensya para maging embalsamador. Nanatiling GMA Network ang may pinakamataas na trust rating sa mga major news brands sa bansa.
Sa 2024 Digital News Report ng Reuters Institute for the Study of Journalism, nakakuha po ng 72% brand trust rating ang Kapuso Network sa survey kung saan pinapili ang respondents kung anong news brands ang kanilang pinagkakatiwalaan. Ika-apat na sunod na taon na pong ang GMA ang may pinakamataas na news brand trust rating sa Pilipinas. Stable naman ang paglalarawan ng pag-aaral sa overall trust o pagtitiwala sa balita. GMA News Online naman ang nakakuha ng highest weekly use na may 45%. Ginawa ang survey nitong Enero at Pebrero. Sa Pilipinas, mahigit 2,000 ang sample size ng survey. Patay ang isang magsasaka sa Maguindanao del Sur matapos makuryente sa nakalaylay na live wire. Batay sa investigasyon, pauwi galing sa palengke ang biktima sakay ng kanyang kabayo nang masagi nila ang nakalaylay na kable sa bayan ng South Upi. Hindi raw napansin na biktima ang kable dahil madilim ang lugar. Namatay rin ang sinasakyan niyang kabayo. Kamangha-mangha ang nakuna ng isang astrophotographer sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Yan ang tinatawag na Milky Way Galactic Core o ang itinuturing na pinakamaliwanag na sentro ng ating galaxy. Natiepuhan niya ni John San Agustin habang nag-enjoy sa beach. Kwento niya bilang astrophotographer, lagi niyang bit-bit ang kanyang kamera para sa mga ganitong pagkakataon. Sulit daw ang pagpupuyat at pagdalaan ng oras tuwing nasisilayan niya ang bahagi ng kalawakan at iba pang celestial bodies. Sina Pinoy Boxers Carlo Paalam at Nessie Pitecho ang flag bearers ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Inanunsyo yan ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino. Sabi niya, nakabase sa rankings ng mga atleta noong 2020 Tokyo Olympics ang kanilang desisyon. Nakakuha kasi ng silver medal sina Paalam at Pitecho noon. Sa Biyernes naman, June 21, nakatakdang magkaroon ng send-off ceremony sa Intramuros sa Maynila para sa mga Pinoy athlete na lalaban sa Olympics. Sa ngayon, 15 atletang Pinoy ang kumpirmadong lalaban sa Paris Olympics ayon sa Philippine Olympic Committee. Are you ready, Blinks and Lilies? Queen Lisa is coming with a brand new single. Sa kanyang TikTok account, shinare ng Blackpink rapper and dancer ang kanyang chic and stylish OOTD. Kapansin-pansin din ang stunning aura ni Lisa. Maririnig naman sa background music ng video ang fast-paced rhythm ng teaser at lyrics na Baby, You Are My Rockstar. With matching rock-on sticker caption pa yan ha, ang video meron ng mahigit 32.7 million views. Earlier this month, ni-reveal ng K-pop superstar ang kanyang much-awaited comeback sa official website ng kanyang label na Loud. Speaking of Blackpink, may official TikTok account na rin si Blackpink member Jennie. In just 24 hours, may 1.4 million followers na ang kanyang account. Si Jennie ang ikatlong Blackpink member na nagbukas ng TikTok account, kasunod ni na Rosie at Lisa. Ready na ang makipagbardagulan sa acting ang upcoming character sa Abot Kamay na Pangarap. Wala akong maalala. Basta lumaki ako sa farm. Viral online with 3.1 million views ang character tease na yan ng Kapuso Afternoon Prime serye. Dressed in all red, ready na ang makieksena sa mga exciting na tagpo ang paparating na karakter. Mga mare at pare, sino sa tingin nyo ang artista sa likod ng pulang belo? May hula ako, pero hindi ko muna i-share sa inyo. Sa iba pang balita, iginiit po ng ilang grupo na malayo pa bago mabili sa merkado ang 20 pesos na bigas na pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye po tayo niyan sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette! Konti nagkilos protesta ang grupo ng Amihan, Kadamay at KMP sa tapat ng Ditex Market ngayong umaga. Dahil hanggang ngayon daw ay wala pa rin daw mabili ng murang bigas. Base sa monitoring ng Department of Agriculture ay meron ng 48 pesos na bigas sa mga pamilihan. Pero ayon sa mga grupo ng kilos protesta ay umaabot pa rin daw ito sa 50 plus pesos. Marapat daw na ibasura ng rice tarification law dahil nananatili pa rin daw mataas ang presyo ng bigas. Nasa 19 to 23 pesos naman daw
ang bilis sa palay pero nananatili pa rin mataas ang presyo sa mga pamilihan. Batay sa price monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro ang presyo ng local commercial rice mula 45 hanggang 65 pesos depende sa klase. Ayon kay ASEC Unicols Manalo ng Department of Agriculture ay ang mga interventions na ginagawa nila ay pagpapalawak ng mga taniman at paghahanap ng mga lugar kung saan pa maaari magtanim ng mga alternatibo sa bigas para manatiling productive ang mga areas na pwedeng pagtaniman ng mga magsasaka. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Bida po natin ngayon ang isang lalaking 6 na taong gulang sa Morong Rizal. Sa kanya kasing pagtatapos, handog ang nakuhang certificate sa amang hindi makapagsalita at makalakad. Ihanda po inyong mga panyo para sa kanyang tagos pusong mensahe. Para kay tatay, ang diploma, yan po ang dedication ng kindergraduate na si Gabgab sa kanyang daddy, Jepoy. Ramdam sa mga mata ng ama ang matinding emosyon. Kwento ni Mommy Judeline, dating lineman, ang maarugang padre de pamilya, pero na-aksidente siya. Kaya musmus man, todo alaga si Gabgab sa kanyang ama. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.